At magandang umaga sa inyong lahat. This is a special edition of Tops Usapang Sports na dati nasa Thursday ng umaga po tayo. Next week, babalik ulit tayo sa Thursday. For today, Sabado po tayo ngayong linggo sa Tops Usapang Sports. And again, ako po si Ernest Hernandez, ang magiging moderator ng usapan ngayon. At para introduce ang ating distinguished guest, we will now pass on the microphone to the president of the Tabloids Organization in Philippine Sports, na si Sir Ed Andaya. Thank you, Ernest. And again, good morning to all of you and welcome to the 129th episode of our Usapang Sports on Air, presented by the Tabloids Organization in Philippine Sports and sponsored by the Philippine Sports Commission, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, and the Games and Amusements Board. Ernest, tama ka this morning, special Saturday for all of us. Mahaba-habang usapang sports tayo ngayon, no? With, of course, our friend, the Patapa President, Chairman Philip Huico. Before siguro we ask our questions, Ernest, maybe we can request si Sir Philip to say a few words para sa mga taga-subaybay natin dito sa ating weekly TAPS Usapang Sports. Sir Philip, good morning and welcome back sa TAPS. I know this is your second time with us and gaya nung nakaraang guesting mo, madami tayong magandang pag-uusapan ngayon. Yeah, second time lang ba eh? Parang ang daming beses na. I'm here. I was invited to join you. I'm here amidst an agreement that I have with the Philippine Sports Commission Chairman William Butch Ramirez to refrain from speaking directly about the ongoing issue with Obiena. I just want to state I'm happy to be here. And an investigation is ongoing on this matter, and I want to respect the investigation. It's an investigation The investigation is ongoing, I'm sure. Shortly, they will come up with their own findings, no? Basically naman yata, puro documentary ito at saka. So we would like to wait for that. And siguro what I want to say is, why is there an investigation? The investigation was prompted by the Hello, Sir Philip, na medyo nabitin po tayo. Sir, baka bigyan na no. May pumapasok hello, na tawag eh. Okay. Yeah. Sergey Bubka and Coach Vitaly Petrov, the coach of Obiena. Sir Philip, Sir Popoy, baka pwede pong mag-backtrack kayo ng 30 seconds. You were gone for 30 seconds po. Ano? What should I do? Yung sinasabi nyo 30 seconds ago, we lost you for like 30 seconds. Well, I'm happy to be here, as I said, and I've been asked by Chairman Butch Ramirez, and I agree to refrain from talking directly about this ongoing issue, which is really a simple matter. Although there is an investigating committee that is already looking into it, PATAFA, we wanted to keep it internal. And we are keeping it internal because the board was the one who formed the committee and appointed the members of the board, the administrative committee. So they're now doing their task. And maybe shortly they should come up with their own findings because these are basically based on documents and on facts. No? So now what triggered pan bakit pa nagkaroon ng investigation? Dahil noong September 9, sinabi sa akin ni Sergey Bubka at saka yung kanyang kaibigan na Vitaly Petrov na coach
na sabi ni Vitaly, hindi raw siya nasesweldohan since 2018. And kung pwede, if I could look into it and ask me if we could recover the payment at mabayaran siya. So ayun, I turned over the problem to the board. I said, meron ganito. On the other hand, there are documents which show that he had denied that he had been paid, and he said he never signed anything. Okay, so tuloy ang basta tuloy investigation, yun ang yung alam nila. And then later on, he said that he had been paid, and that Mr. Biena insists that he had been paid, although yung bayad, November 4, November 5, November 9. So, ang gusto lang namin malaman kung nabayaran siya noon, noong 2018, 2019, 2021, based on the liquidation, bakit pa siya binayaran muli ngayon, November 4? Meaning double, na double payment. As kung ang yun ang claim na nabayaran siya noon, bakit nagbayad ngayon? November 4, November 5, November 9. So lumalabas, baka dapat siguro sulatan namin si Mr. Petrov, overpayment, nabayaran siya twice. So in other words, he got more than what he wanted. So yun lang narrative doon. May problema ang that was brought up to us, that was presented to me, and as is common, as is the practice in organizations, you bring it to the appropriate parties for discussion and appropriate action. Ganun lang yun. Yun lang ang istorya doon. Yung iba, pumasok na yung ibang mga kung ano-ano mga, well, nakagulo lang yun. Kasi dapat nakafocus dito sa issue na ito. Yun. Yes, thank you for the explanation, Sir Philip. Siguro with due respect na din dun sa agreement mo with the PSC and with EJ nga na privately itatry na ma-settle tong issue. Wala akong agreement kay Obiena. Agreement ko is with the PSC. With the PSC. With the, okay, siguro, with Chairman Ramirez. Yes, Sir Philip, tanungin ko lang siguro, before this issue came out into the open, have you talked to EJ of Vienna and the PSA and the other parties na concerned na privately na hindi pa na lumalabas sa itong issue na ito, hindi pa lumalabas sa press? Mayroon ba kayong mga prior discussions na with the persons involved para ma-settle itong issue? No. I told you, di ba, tinawagan ako noong September 9 ng mga persons involved. So I discussed with them. I asked them, ano nangyari? And they said that they would give their statements. So when their statements came, I gave it to the board. I said, eto, anong gagawin natin dito? Yun ang discussion. Pero with regard to Obiena, we've been discussing with him continuously. Even before the Olympics, especially before the Olympics, and then shortly after the Olympics. So yun, meron discussions. Sir Philip, siguro na pending the results ng investigations na mga ginagawa, ano po ang pinaka natutunan dito natin ng Patapa, especially na ano pong natutunan dito ng Patapa or ng PSC or ng iba pang mga NSAs na para maiwasan na maulit yung mga ganitong insidente? Like isa pong mga na itatanong madalas is kung bakit po yung salary ng coach, ng foreign coach na welcoming from the PSC dumaan kay EJ Obiena? Hindi po ba dapat directly na bibigay sa coach to? Kuminsan, mix yan eh. Kuminsan dumadaan, kuminsan hindi. Especially nung pandemic, pinadaan kay EJ dahil ang hirap, mahagilap yung mga coaches to get their personal data, CVs, their contracts, and all of that. Remember, ang dalas mag-lockdown noon. Before, nung 2018 naman, it was a mix, diretso, depending on the request. Nagre-request din yung
yung pamilya Obiena kung anong madali para kay AJ, dahil gusto rin natin namang hindi siya mahirapan doon sa habang nandun siya sa Italy. Para hindi, para mabigay niya yung todo niya doon sa training at later on, maayos lang niya yung paperwork. Yun. Depende. We were trying to accommodate his situation. Okay? His pero, request. Sir Philip, normally talagang itong nangyari na incident kay EJ is very unique dahil normally, yung mga coaches, foreign coaches especially, directly na kumukuha ng salary nila sa PSC and sa NSA involved at hindi sa atleta. Sinabi mo nga normally, nagka-pandemic eh. Kaya kailangan natin umadjust. Kung hindi, matitigil yung programa. Kasi hindi magbabayad ang PSC at PATAFA kung walang dokumento. Okay? So, para ibigay na natin kay AJ, kunin na lang yung papeles later on. Kung hindi, matitigil yung ano. Ma-accuse naman tayo of not being ano, of delaying and all of that. Eh, ano mo, eh, we're trying to adjust to the situation. Ganun lang yun. Huwag na nating lagyan pa ng masyadong komplikasyon. We are overthinking it. It's very simple. We have the problem. They had to get paid. What is the best way to do it given the pandemic nga? Pati yung mga bangko nga, kuminsan hanggang alas dos lang. You know, you have to adjust it. Chairman, nung nagpatawag ng press conference si EJ kasama yung foreign coach niya, na-surprise ka ba na nagkaroon ng ganitong press conference na considering na may mga pag-uusap na nagaganap bago yung patawag na press conference, asking for an apology from PATAFA? Nagulat ako sa press conference dahil hindi naman kailangan gawin. May sulat sa kanya yung committee na to meet with them. Instead of talking to the committee, he talked to the press, he talked to the public. Kaya gumulo. At hindi kami ang nag-leak noon, nung mga anong yun. Kami nga, we were trying to keep it quiet internally. Nakakagulat, of course. Pero again, nakapokus tayo sa issue at pabayaan natin mag-imbestiga. Kaya ayaw namin magsalita eh. Kasi ayaw namin maguluhan yung mga tao, yung mga nag-iimbestiga at binigyan sila ng mandato and gusto namin galangin. Gusto namin galangin na kung gusto nila magsalita na magsalita, di magsalita sila. Pero yun lang naman eh. May nag-report, pinatingnan namin. So iniimbestigahan. Merong nag-report na unusual na merong claim na nabayaran, hindi daw merong prebang, merong dokumentong pinahikita na nabayaran at napirmahan at sinasabi naman na wala naman akong pinirmahan. Eh ano yun? At the same time, nagbayad November 4, 5, 9 nagbayad. So ano yun? Dalawang beses nagbayad. Kailangan liwanagin yun. Yun ang nawawala sa investigation. Yun ang iniimbestiga. Yun siguro ang iniimbestiga. Eh, nawawala na eh. Kung ano-ano na yung pumapasok na issue na harassment, pati ang ibang tao pumasok, tapos kung sino-sino nagsasalita, dami-dami sinasabi. Sir Philip, one more question bago ko ibigay yung floor sa mga kasama natin na media dito sa TAPS. Nabanggit po yung plano ni EJ na retirement. Ano pong masasabi nyo rito? Maraming nagsasabi very untimely, but from your point of view, ano po masasabi nyo? Hinihintay ko yung investigasyon eh. Kaya doon ako balik ng balik. Wala akong masasabi sa mga ganyan. I have to wait for the results of the investigation and act based on what are the recommendations and what are the findings and our discussions with the board. Yun lang. What he says, maybe you should ask him. Siya dapat tatanong eh, siya nagsabi. Yun nga, Sir Philip, nabanggit yung retirement. So yun ang maraming tinatanong ngayon na marami nating mga sports supporters na medyo malaki na namang kawalan sa Philippine sports kung matutuloy. Teka muna, sandali. Bakit magre-retire?
ang pinag-uusapan natin itong issue na ito. Paano maduduktong yung retirement doon? O anong connection noon? Yun ang gusto ko malaman. Parang merong isang pinag-uusapan, kung ganyan, magre-retire ako, bakit? Ayaw mong imbestigahan? Ayaw mong patingnan? Kaya ka magre-retire? Ano ba? Hindi ko maintindihan. Ano? You know, what is the... Parang kumbaga sa Latin, non sequitur, it doesn't follow. Walang connection. Unang-una, pinag-uusapan nga itong issue na ito. Di, hintayin mo, bakit pa? Ewan ko, hindi ko yun nga, no, Sir Philip, maraming surprise din na nag-uusap tayo about the investigation and then all of a sudden, naging usapan itong early retirement na because of the incident, no? Sila ang nagsabi noon, kami nga talagang focus lang. Siya sa atin yun ang mabuti yan. Para kung gusto mo mag-retire or whatever, meron kang base. Okay, thank you for the answers, Sir Philip. No, marami pa ba sa tanong yung mga kasama ko, no, especially yung preparations din natin sa SEA Games ng mga ibang atleta natin. Yan ang pag-usapan at saka National Open. Marami tayong SEA Games preparations na marami pa tayong ibang atleta na naghahanda for the SEA Games. Yeah, napakarami. Ernest, back to you. Okay, thank you very much, Sir Ed. Ang sunod pong magtatanong, si Gerard Arce ng Bulgar. Gerard. Ayun, good morning po, Sir Popoy. Hi, good morning. Good morning po. Masyado po mainit yung issue. Nakakaano na po. Po, Sir Popoy, may tanong lang po ako. With regards din po ulit kay EJ, hopefully po sana masagot. Sir, sa tingin niyo po ba, Sir, may problema po ba financially? Or ano si EJ? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko mas... Saan tanongin ninyo? kasi, hindi ko alam. Opo, kasi sir, di ba parang with nangyayari po dun sa issue, parang marami nagtatanong kasi sa social media, sa kung saan-saan pong sino pong mga marites o mga chismoso o naglalabasan. Kayo po tatanungin ko, sir. Sana po wag po kayo ma-offend or anything else yung sa tanong ko. Sa tingin niyo ba, sir, meron bang nagkaroon po ba ng problema o pagkukulang ang Patapa kay EJ, kaya nagkakaganito po ba siya? Ano po ba, sir, sa tingin niyo? In your own opinion po, sir. Well, unang-una, hindi ko ano sabihin ng kaya nagkakaganito. Ang sinabi ko nga sa inyo, kaya nagkakaganito, kaya nag-iimbestigasyon, dahil lumapit sila sa akin noong September 9 at sinabi ito. At nung sinabi sa amin na may problema, pinag-aralan namin at nakita namin bakit ganun. Merong liquidation noon tapos nagbayad uli ngayon. Parang may disconnect. Yun lang. Nagbayad na pala dati. Bakit nagbayad uli ngayon? Nagbayad na pala dati na kine-claim naman ito isa, hindi naman niya natanggap. May disconnect. Liwanagin natin, parang lansay natin yan. Doon tayo babalik ng babalik . That was triggered by that conversation. Noong September 9 at 1:30, 2:30 in the afternoon here in Manila. Yun. Hello, sir. Yun. Sir, tanong ko lang po yung statement ni Laffert, yung kanyang advisor po. Sa tingin niyo ba, sir, hindi ba kayo na parang na kakabahan or anything na kung sakali may lumabas man na ano po yung lumabas na result dito sa investigation na to, hindi niyo ba na parang di ba pumasok sa isip niyo o sumagi sa inyong ano na may posibilidad na si EJ lumipat parang mala Wesley So ang datingan? Well, una-una, nabanggit mo yung Wesley So at saka ito. The facts are totally different. Okay? Kaya yan ang madalas kong narinig. Baka lumipat, ganito, Wesley So. Tingnan nyo naman kung ano yung mga facts. In the case of Wesley So,
sumali siya sa isang paligsahan, nanalo siya. Ang POC ayaw endorse yung kanyang pagkapanalo sa PSC kaya hindi siya nabayaran ng incentives. Hindi siya sinuportahan ng kanyang NSA niya pagsisingil noon. So, umalis. Sabi niya, hindi ako nakako. Ito, iba ito ang pinag-uusapan natin dito. Ito, merong nag-report at kailangan pag-aralan yung report. Ngayon, habang pinag-aaralan, may nag-press con, maraming sinabing other issues, gumulo. So you see, the facts are different. One, this is about accountability. Okay? Accountability, transparency. Yung isa, nangungolekta. Okay. So, ibang-iba. Two different things. The facts are totally, totally different. Yun nga, sir. Matagal ko talaga narinig yung linyang transparency, accountability niya kasi ever since, sir, talagang kailangan maging malinaw tayo sa ganung bagay. So, parang nangyari dito, sir, yung issue na to, is this an issue of overreacting? Parang ganun ba ang nangyari dito, sir? Kumbaga sa atin ay nalagyan lang ng palaman? Parang ganun ba ang lumalabas dito, sir? Masyadong naanguluhan eh. Masyadong kung ano ang kinuhan eh. And I think merong nag-manipulate yan at ginawang ganyan na inanguluhan. Meron siguro sariling agenda para inanguluhan. Kasi simple lang naman eh. Ito, paliwanag. Tapos, bakit pumasok itong, ewan ko, yung harassment and all of that eh. Kung titingnan mo, no? yun lang yun. A sober look at it, you reflect on it, that's it. Ayun, sir. Nadagdagan ako ano eh. Kaya sabi ko, paulit-ulit, iniimbestigahan niyo, ano ba yung facts? Ano ba yung facts? Labas natin yung facts. Documentary evidence naman yan eh. Ganun lang yata yan eh. Yun, tama po, sir. Di ko na po pahabain yung issue. Ayahan po natin ibang magtanong regarding that. Ang ano ko lang po, kamusta po yung ating national tournament sa this December? Ano pong balita, sir? May bago ba tayong handog, sir, para sa ating mga atleta? Well, yung bagong handog doon is after 17 months, nagkaroon sila ng magandang training camp sa Baguio City. At happy sila ron at sila ay naghahanda para sa National Open. Yan ang ating parang preparasyon para sa SEA Games sa May 2022. May 12 yata, 2022 sa Hanoi. Tapos meron pang Asian Games. So pinaghahandaan lahat yan. Tuloy-tuloy tayo. Managing itong ganitong mga crisis o ganitong mga gusot, no? That's part of it. In the meantime, kailangan ituloy ninyo yung ginagawa ninyo dahil hindi naman lahat ng atleta kasali rito. Eh, sila, meron rin sila sariling concerns, no? Kaya kailangan tugunan mo yun. Papasok ko muna, sir, yung mikropono. Balik natin sa ibang kasama po natin para po makapagtanong po. Boss Ernest, Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you very much, Boss Gerard. No, next po, ano pagtanungin po natin sa si Sir Lito de los Reyes. Sir Lito, yung mic po natin naka-off pa po. Sir Lito. Teka lang, sir. Teka. Okay. Yan. Okay na, sir. Hello. Hello, everybody. Nakikinig lang ako din sa issue nito, pero masyadong magulubo. So, tingin lang ako. Kaya muna magtanong. Ayoko muna. Okay, sige, sir. Okay. Ipasa na po natin yung mikropono kay Boss Dennis Eroa. Yan. Si Dennis.
Kakaroon ko niyo nakikita si Dennis, ha? Narinig niyo po ba ako? Oh, Dennis. Ikaw ba yan? Kasombrero ka pa. Opo. Opo. Alam mo, I have to tell the group, no, that there's no doubt in my mind that Sir Popoy, hindi siya nandiyan sa Patapa for selfish reasons. Sa pagkakakilala ko sa kanya, talagang para siya sa ikabubuti ng mga atleta. Maraming salamat. Isang man at conviction eh. Kahit nung PSC chairman siya, nagkasama kami. So yung mga, I will not entertain doubts kung sinasabing, oh, yung mga sports leader dyan sa ganyan, Patapa, blah, 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 hindi na isa kaso ng mga atleta. Yun ang masasabi ko. And I think he's very clear na intayin yung investigasyon. But still, you know, this is a hot issue and I have to ask him some questions, sir. Ang gusto ko lang itanong, do you think after the investigation, marirepair pa ba yung relasyon ng Patapa at ni EJ Obiena? Anong tingin niyo po dun? Well, alam mo, yung mga ganyan, siyempre, ako as usual, I cannot predict. So many things are happening. Parang ang daming moving parts at saka ang daming nakikialam eh. Ang daming pumapapil eh. At maraming papel, pumapapil at talagang gustong pabagsakin ang Patapa or siguro baka nang iniispatan yung leadership ng Patapa at gusto nilang i-take over at whatever, no? Merong ganun. Pwede nga aabot sa ganun, ano? Dahil, kaya hindi mo masabi kung marirepair. Kasi habang salita ka ng salita, medyo either lalala o bubuti yan. Karamihan, lumalala. At saka, masyadong maraming kinakausap itong mga parties na involved na ibang tao na hindi dapat kasali rito sa usapang ito, na dapat kami-kami na lang ang nag-uusap at mayroon pang pumapapil pa na iba. Yes, yun nga sir ang ano ko eh, yung naging isip ko kasi if I'm not mistaken, actually it's an internal thing, no? It's an internal investigation. Yes. And then suddenly, a news outlet printed the story. I think yun ang nag-trigger ng lahat. Yes, yes. At kinain ang kinain. So, sa kaya nung galing yung story na yun, sir, sa tingin nyo? Hindi ko alam eh, pero I think, hindi ba sinabi ni EJ na he filed the complaint? He filed the complaint with so many people, IOC, World Athletics, POC. And I think in filing the complaint, he must have given some documents. I'm just speculating. And those documents may have been our letter. Yun. Which was the basis of the story. Meaning, one of those people who received that, one of those groups who received that, may have carelessly left it in a desk which is frequented by others or occupied by others, or I will give the benefit of the doubt. Kasi kami, it's not to our interest to magpasabog nito dahil yes, internal nga eh. Internal eh. Yeah. We wanted to protect the parties involved and not be, wag yung mabilad. Walang ganun. Ayaw natin yung ganun dahil iniimbestigahan nga eh. Yun nga, that's what I'm thinking eh. Kasi after investigation sana kung ano nangyari. Mahirap baka mamaya merong mga evil intentions diyan. Yan ang magpapahirap sa sitwasyon. Anyway, can you give us your comment on the decision of the POC na isampay ito sa Ethics Commission? I saw the letter. In order daw yung Ethics Committee to look into it. I don't know. I'm a member of the General Assembly of the... I think may proseso yan bago mag-imbestige. Pero I suppose they already did it and they already went through that process. As usual, may complaint daw yung atit. Pakita nyo yung ebidensya. Yun. Kung ano yung complaint niya. Again, as I said,
mahirap magamit yung mga ibang bodies na ganyan to further muddle the issue and to attain your own agenda. Ako, I but on the same time, sir, I am not saying na mali yung paglalabas ng istorya. Kasi kasama naman sa trabaho ng sports writer. Yeah. I'm not saying that. Yun nga, scoop yun. It's unfortunate. Lumabas. Nga lang, it was nagka-spin eh. Yeah. Kayo sir, pagkatapos ba ng mga investigasyon, tanggap pa ba ng patlapa si EJ? Again, as I said, depende kung ano yung resulta ng investigasyon. Mm-hmm. Okay, ano recommendation? Basta one thing is sure, I'm here in Patapa and we are here, the board, to help develop sport and help our youth see the goodness of sport, benefit from sport, and transform them into productive citizens. No? Bring out the best in our youth. We are not here to be investigating people, although that is part of governance and management. But our main objective here is to develop and help people. But, alam mo, being an athlete, running anything, being in a relationship with an association or any organization is always a two-way thing. Meron kang responsibility, meron kang pribilehyo, meron kang karapatan, at meron kayong kasunduan. Okay, hindi yung pwedeng salok ka ng salok. Magkabila. Hindi pwedeng salok ng salok yung NSA. Hindi rin pwedeng salok ng salok yung atleta. Kailangan there's a lot of goodwill and sincerity in dealing. At do not, when there are policies and you cannot comply with it, do not denounce the people who are trying to implement the policy. Okay? Do not muddle the issue. Huwag mong lalagyan ng tinta, kumbaga galing sa pusit. Huwag niyong gaganunin. Huwag. Kung may problema, ayusin yung problema. Katulad ng liquidation, everybody goes through that. All of these NSAs, all of these athletes, they all go through that. Why? Pinagkatiwalaan ka eh. May isang araw lang, pinabili ko yung driver ko ng gamot, 1,000. Pagbalik niya, may kapirasong papel. Ito magkano, ito ang sukle. Yun. Minsan tumawa, kulang ho yung pera. So, yun. In other words, everybody accounts, everybody liquidates. It's part of life. Stewardship concept. Okay? Ganun lang yun eh. In any, katulad nito, meron kami pinaplanong National Open. Maraming gastos yan. At the end of the day, kailangan pakita mo saan nagastos, saan nagamit. Lahat. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Kung ayaw mo, eh di huwag kang sumali. Okay? Ganun eh. And everybody has been doing it. Alam mo, tanda ko noon si Heidelin Diaz. Nakikita ko yan noon sa PSC. Taladala yung mga papeles niya. Hindi lang office to office follow-up, desk to desk. Okay? Of course, iba-ibang sitwasyon, ano? But even then, it shows the dedication and the passion to comply with one's responsibilities. At kung may problema, reach out to your NSA or to the administrators and say, ang hirap nito, merong ganito. But huwag kang magko-complain, tapos ijajaryo mo pa yung mga complaint mo na hindi ka nakakatanggap ng mga ganito, ganyan. Yun pa lang, yung nire-reklamo, yung liquidation. Okay, so ganun eh. Meron tayo pinagkatiwalaan ka, panindigan mo. Sir, last question, marami pa kasi magtatanong.
Kailan, sir, matatapos ang investigasyon ng committee ng Patrapa? Ewan ko. Hindi ko alam. Pero siguro gusto rin nilang madaliin na para without gusto na rin nilang madaliin yan dahil alam mo, mga part-time lahat ito. Lahat ito nagtatrabaho, ha? May mga trabaho yan. Si Mr. Chukin Hoy, yung chairman ng committee, is a businessman in Cebu. He has other responsibilities. He's also a member of other mga, he has also other advocacies. So, kanya-kanyang ano yan eh. Hindi biro itong oras na binibigay ng lahat ng mga taong ito, including me and including us, no? And we are all volunteers. We are all volunteers. Maraming pong salamat and thank you, Dennis. I wish you good luck. Sabi ko nga sa group, sabi ko nga sa grupo, kahit nung PSC chairman ka pa, sabi ko, incorruptible naman yan. Wala nang time. Maraming salamat for your very kind words. Salamat. My family will be very happy to see that and my group here in our Catholic community will be very happy. Salamat, to hear. Salamat. Thank you. Ernest, thank you. Okay, thank you very much, Boss Dennis. Next na magtatanong, si Ivan Saldaino of PNA and Dugout. Thank you, Ernest. So, good morning, Sir Popoy. So, you mentioned earlier... Good morning. So, you mentioned earlier na parang nagkaroon ng some sort of an overreaction sa issue because... So, my first question is, were you somehow blindsided or were surprised when the initial reports of this financial disaster of EJ broke out? Like, parang, I think, parang Sunday morning, nung unang lumabas siya, then biglang, yun, the night after, nagpa-press ko si Ito. So, were you blindsided na biglang nilabas to when I think it was said na it was supposed to be not disclosed in public? Well, I must say, maganda yung pagkatawag nila ng conference in the sense that organisado sila, maraming tao. Parang I got the impression nakapaghanda sila na merong balitang dumating siguro na merong nangyayari, merong nag-feed ng information. Eh kasi parang yung mga messages and spins were parang napag-aralan. So, but you know, that's part of the communications thing. What I am just saying, ginawa nila, ako very simple lang. As I said, may lumapit sa akin, anong gagawin ko? Itatapong ko yung reklamo, co-cover up ko. Sabihin ko na, uy, huwag yan, hindi totoo yan. O, so, ayun. Alright, so, ito naman, kasi parang I heard the PSC is about to mediate this situation. Parang I believe si Chairman Bush mismo yung lalapit sa inyo to tell the script. But you said earlier na baka hindi matagal na ito, matatagal lang pa yata bago ma-resolve yung issue. Parang sabi na ni Sir Bush, parang pag hindi nito na-solve within 30 days or within a month, magkakaroon ng arbitration. So, are you worried na baka yun, maghantungan lang sa gate, baka maghantungan at lalong umit yung issue na dahil sa arbitration na ito? No, hindi ko narinig. Ano yun? Kasi parang the PSC is about to step in talaga with Chairman Bush, I believe, mediating both sides of you. Pero sabi niya, pag hindi ito na-solve within 30 days ng mediation, baka magkaroon ng arbitration. So, are you worried na baka lalo pang mag-blown out of proportions yung mag-blown out of proportions yung arbitration? Okay, first, I have to ask our board, although some members of the board have already expressed agreement for Patrapa to participate in this mediation. We're talking about mediation. Mediation occurs very often, even sa barangay level. So, parang kumbaga ko, preliminary discussion yan. And the fact that Chairman Ramirez requested me is a big thing. Because remember, I was also chairman of PSC. Now, you've got the present chairman requesting a former chairman to participate in this. What do you do? You know, you want to honor. You want to respect the present chairman. And not only that, you want to respect the institution which you both serve.
Hindi na eh. He is now representing the institution which we both serve. So sabi ko, okay, Butch. Okay, Chairman. I just want to clarify certain things because I have to talk to our board. Okay, yun lang. So we agree. We agree. Now, delikado yung arbitration. Unang-una, that's why another thing I have to mention. The arbitration, magastos yan, ha? Sino magbabayad niyan? My God. Eh kami dito, as I said, ano lang kami dito, volunteer lang eh. Nag-ano lang kami dito. Parang kumbaga, you know, you just enjoy sport, you love athletes, you love your country, you want to help. Teka muna, sandali. Pag-usapan natin kung ano yan. Yeah. So, so what must be done then? Sa mediation para doon pa lang tapos na? I don't know. Unang-una, I think we should settle the issue to nakalagay doon to mediate in the dispute. I want to, ano ba ang dispute? What is the dispute? Can we define what is the dispute? Yun. Unang-una, kailangan pag-usapan yun. Ano bang mini-mediate natin dito? Ano bang, which issue? Is that mediatable? Baka mayroong issues na hindi mediatable. So, kailangan pag-usapan. Okay, I believe some more people are asking questions to you. So, thank you very much, Sir Popoy. Thank you, sir. Thank you, Ernest. Okay, thank you, sir. Thank you, Ivan. Sir Popoy, bago ko ipasa yung mikropono kay Gab Ferreras. Sir Popoy, can you run through us yung pipeline ng liquidation process? Ano para malinawan din po kami kung ano yung para malaman din namin where it went wrong eh no yung tsaka how athletes liquidate and fix their budgets. Well, what do you mean went wrong? Nothing went wrong. Nothing went wrong in the sense that on the surface, looking at the four corners of the paper, it seems all of the procedures were followed. All of the procedures were followed. Okay. What happens here is the athlete requests for certain sums of money for training based on what the coach says, what the osteopath says, etong kakailanganin na gasto. They send it to us as the NSA. We analyze it. We go over it. We see if it's reasonable, if it's affordable, if it makes sense. And then we endorse it to the PSC, and the PSC studies it, sees if it's affordable, reasonable. I guess the NSA Affairs Office takes a look at it and then makes its recommendations to the board. The board either approves, rejects, or modifies it. If they, whatever they do, if they approve it in modified form or in complete form, naka-define yan sa board resolution saan pwedeng gastusin yan. So, okay, yun ang yun mo lang, yun ang paggagamitan mo ng pera. Yun lang at yun. Okay? Ngayon, kung meron kailangang gawin na nawala doon, sasabihin mo sa NSA mo para maka-request tayo ng kumisang tinatawag na realignment. Pagkatapos ng event o pagkatapos mong maubos yung pera at meron kang next phase, bigay mo yung mga resibo, liquidation, report, meron kaming template na binibigay eh. Template, filling the blanks lang yan eh. Saan ka nagpunta, anong petsa, anong binili mo, o ano yun, attach mo yung resibo, yun lang. Bigay mo sa amin, titignan namin, pwede ito, o hindi. Or pag sa tingin namin, pwede na, padadala sa PSC, komisan ng PSC, sabi hindi pwede ito. Ibabalik sa amin. So babalik kami doon sa atit. O ano nangyari, hindi pwede ito. Ganun lang. That's the process. Yan, simple. Basta ito, ipunin mo yung resibo. Ipunin mo, sulat mo, ibigay mo sa amin. Hindi ba, katulad nga kanina, sabi ko, messenger, driver, inutusan, pagbalik, binigyan kayo ng, nagbigay po kayo sa akin 1,000, ang natira po, 200. Kasi nagastos yung 800 sa mga bagay na ito. Ganun lang.
Okay. Anyways, Sir Popoy, thank you for answering. At next pong magtatanong si Boss Gab Ferreras. I have another appointment in a few minutes, no? So I may have to. Sige, go ahead. Good morning, Sir Popoy. Yes. Lalayo muna ako sa issue ni Obiena. Any update po kay Christina Nat na isa pa dating Olympian na nakapasa sa Texas? May bago na siyang coach? May bagong coach, si Joey Scott. At nandun sila sa South Miami at meron din siyang bagong strength and conditioning coach na Juan. She's now with the team. Meron siyang training team, di katulad noon, solo-solo lang siya. And she seems to be very happy with it. And she's really preparing for the SEA Games, the Asian Games, most especially for the World Championships in Oregon. So doon naman po tayo sa National Open. Ano ang present status ng ating mga paghahanda dito? As far as I know, na-reschedule ito to December 16 to 17 sa Baguio. Yes, na-reschedule sa Baguio. Tama yun. Dahil alam natin may mga renovations pa doon sa Ultra. Yeah, dapat sa Ultra, sa Field Sports na yun eh. Kaso tinawagan ako ni, tinext ako ni Director Mark Velasco, nagkaroon daw ng na-discovery may mga damage doon because of rain and all of that. So, balik kami sa Baguio. By the way, nasa Baguio pa rin ba? Stay pa rin ba sa Baguio yung training ng karamihan? Yes, yes. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. They're there. They're there enjoying the cool weather, which is, by the way, the same weather that will most likely be in Hanoi, no? So, yun. They're there. Sige po, thank you, Philip. Thank you, thank you. Oras sa SEA Games preparation episode natin. Ernest. Okay, thank you very much. Okay, Sir Popoy, thank you po sa pagbigay ng oras sa amin. Okay. Marami kayong mga ginagawa, busy ang schedule nyo. May we request everyone po sa ano natin sa Zoom call po natin to open their cameras pati yung mga second half guests po natin para magkaroon po tayo ng group picture for this week, no? Yan para maano natin, no? Para ito po yung ano natin, yung... Sali na ba ako dyan sa group picture? Yes po, kasama po. Nandito pa ba si RGD? Landa D? Wala pa, oo. Si Carl James Martin, baka pwede tayo mag-on ng camera natin. Yung picture lang, oo. Ayun si Coach Melo. Oo. Okay. Teka, hindi pa nagano on si Carl, no? And anyway, picture po tayo, no? Genesee yung ano natin. Si Ivan nagpapagulo lalo eh. Ini-invert pa eh, no? But anyway, Sir Popoy, ano po tayo? Picture po tayo para okay, thank you, thank you. Mga, no? And 1, 2, 3, smile po tayo. Ayan, okay. Sir Ed, kayo na po ulit. Okay, thank you, Ernest. Sir Philip, again, thank you for joining us. Kung may final messages po kayo sa mga taga-subaybay natin bago tayo magpaalam? Wala naman. Ako yung nagagalak na nandito para maliwanagan ang issue. It's just a matter of clarifying yung mga the documents that are the facts that are in possession of PSC and us. And yun nga, sabi ko, may nag-report sa amin, makiusap, tulungan sila. Kinagarana namin dokumento, parang iba doon sa sinasabi ng mga nagreklamo. So kailangan pag-aralan. Tapos, later on, nagbayad at parang so lumalabas ngayon dalawang liquidation, dalawang bayad. Kasi kung nagbayad na noon, bakit pagbabayad pa uli? So yun lang ang gusto lang namin malaman. Thank you again, Sir Popoy. We hope to invite you before the SEA Games next year. Ah, okay. Sure. Thank you. Okay, thank you, Sir Popoy. Okay. Maraming salamat. Yes. Thank you po, Sir Popoy. Okay, maraming po salamat. Sir Popoy. Thank you. Thank you po. Okay, God bless all of you. Ingat po, sir. Okay, thank you. Ingat po. Yes, thank you, Ernest. So, we will start na sa
second part natin. Of course, kakasama natin ngayon ang ating boxing champion, si Carl James Martin, na may darating na laban na I understand next month, no? And of course, ang ating champion sa pin swimming na si Mariana Reyes, no, who just won the gold and the bronze medal sa Taipei, I think last September. Maybe we can request si Carl James to say a few words bago tayo mag-start ng questions. Carl, welcome back to TAPS, no? Ilang beses ka na rin nakasama namin dito and we're very happy na darating kang very important fight na next month. Carl, yung mic natin hindi pa naka-on. Oo. Yan, oo. All right. Ako na nakabalik po muli dito dahil matagal-tagal din po akong hindi nakasali sa interview niyo. So, mainip na pagtanggap po sa akin. Maraming salamat po. Thank you, Carl. Mariana, welcome to TAPS and again congratulations for winning the gold medal dito sa nakalipas na pin swimming tournament sa Taipei last September. Salamat po. Thank you for having me. It's actually my first time here on TAPS po. Magandang umaga sa lahat at sa ating mga viewers at sa ating mga hosts. Salamat po. Okay, Ernest, tanayin ko na muna si Marian. Hey, Sir Ed, may isa pang kasama, yung Coach Mel Lantin. Coach Mel. Okay, Coach Mel, welcome po sa TAPS. Your opening remarks ko. Yes, magandang umaga po sa lahat ng naririto at salamat po sa pag-imbita niyo po sa akin. Sir Ed, yung mic po natin na nambit po. Yes, okay. Thank you coach. Marian, tanungin naman kita dito sa nakalipas na pin swimming tournament mo sa Taipei last September na kung saan nanalo ko nga ng gold medal and bronze medal. Okay, can you tell us more about it? Ano ba yung mga sino ba yung mga nakalaban mo at kumusta yung tournament? Thank you very much for that question po. I was very fortunate po to have participated in the fin swimming competition in Taiwan, and actually the exact location of it is in the Nantou River. So I participated in two events in that area. It's called HydroSpeed. So the two events that I participated in was the speed event, and the second is the slalom event. So what makes these events the most unique events in fin swimming is the equipment. So if you see like my training videos in my Facebook or in like the fin swimming page, I use this thing called the HydroSpeed board, or we loosely call it like a boat. And during that event, I was able to bag the first place in the speed event. So I was able to break the record. I actually have been holding the record in Asia for already two tournaments. And for the second event is the slalom event. So it entails going against the current and trying to touch the stone. So I guess like overall, the experience was really great. I was very lucky and fortunate to have to be in Taiwan where the pandemic wasn't really a big issue. And I was able to continue naman my training. The protocol naman were met and everyone was safe. Of course, the sport in itself has risk. And sometimes, as of course, like HydroSpeed and fin swimming, such a risky sport, but we always try our best naman po to do our best. And overall, it's been a great experience. Of course, like the current, it's part of the sport. The current is very, very strong. But, you know, thanks to the training I had, and also I'd like to personally thank PSC for giving us and sponsoring me and my teammates top-notch, state-of-the-art equipment that really helped us through these training sessions and through the competition. So I just want to say thank you to everyone, especially back here in the Philippines, that helped the National Fin Swimming Team. Thank you, POC and PSC, for all their support. Thank you, Bob. Okay, thank you, Marian. With regards to the coming Southeast Asian Games in Vietnam next year, are you also participating in the SEA Games? And do you have a tryout or
or bubble training for this international tournament? That's actually a question that everyone is fascinated to hear about, especially SEA Games is happening. And for me, since my event is hydrospeed and fin swimming, and this entails open water, so far the SEA Games, they have pool events, which entails the use of the monofin and bifin for fin swimming. So as for the moment, I personally won't be joining the roster for the SEA Games. However, my teammates in specializing in the fin swimming, in the fin swimming, bifin and monofin events in the pool events will, if given the chance, hopefully they're actually now training for these events, hopefully happening in the Vietnam, if I'm wrong, the Vietnam SEA Games. So hopefully I'm rooting for them, and I'm rooting for a safe play, and also I'm hoping that I'm also wishing the best for them. But as of the moment, what I'm preparing for, honestly, is the next hydrospeed fin swimming events that will happen. And hopefully with the pandemic gone, I hope that more of my teammates can also be able to travel more frequently and more outside in better situations and better circumstances. Because honestly, during in Taiwan, it was also very difficult to find sessions to train, because even if like we have small number of cases of COVID, it was still difficult to find like training time for the pool. There's like only a certain window in which we can train as athletes. So that I'm very thankful of, and I hope to see everyone in the SEA Games, and I hope to see also our athletes here, our MMA and our boxers, to also participate in the SEA Games. So that's what I'm very excited about, seeing our athletes, because I understand that during like other competitions outside that the tops keeps posting, the COVID situation has been really, really quite restrictive. But I'm just really thankful that even in like in Taiwan, they handled the situation well. And I guess like as for my other competitors in Taiwan, they are able to also train during these challenging times. So thank you. Thank you for the answers, Marian. I'll go to Carl James and Coach Mel for now. No, Carl, Coach, can you tell us about this coming title fight that is happening next month? Sino ba ang kalaban mo, and what can you say about the chances dito sa title fight na to? Carl? Para po sa darating na laban sa this coming December 4, ang makakalaban ko po si Geraldo. Siya po yung champion natin sa RP. At first time ko buong buhay ko maging challenger, na lumaban maging challenger. And hindi natin mapagkakailan na siyempre si Geraldo ay isang veteran boxer, at marami nang nakalaban ng mga sa ngayon nasa world champion na yung mga nakalaban niya. So isa na dyan yung ating IBF champion ngayon na tinalo niya, si Jerwin Angkaha. So magiging isang maganda at mahabang laban para sa akin, kasi hindi naman basta-basta man-knockout natin siya, kasi isa siyang matibay at champion. Pangangalagaan niya yung pananatilihin niya yung pagiging champion niya. Thank you, Carl. Coach Mel, kumusta naman ang paghahanda na ginagawa natin para dito sa darating na title fight ni Carl? Meron ba mga special training kayo na ginagawa? Well, of course, under the bubble, no? Para maging maganda ang outcome ng laban ni Carl. Yes, Sir Ed, ano? At tinatutulungan namin ni Coach Abel. Si Coach Abel yung skills coach ni Carl. At tinatiming namin maigi, dinidetalye namin maigi yung training niya. In fact, kaninang umaga, yung huling pagsasanay namin ni Carl sa aming strength and conditioning, and we're tapering off. No? And kay Coach Abel is also bumababa na rin yung mga pinapagawa niya in preparation for the Saturday fight.
Thank you, Coach Mel. Ernest, I think kasama na din natin this morning si Rolando D, one of our guests, no? Sorry po na late, nahirapan na pumasok. Yes, okay. Rolando, maybe we can ask a few words from you bago ka namin tanungin. Welcome to TAPS. Salamat din po sa pag-imbita dito. We all know na may darating ka rin laban sa mixed martial arts next month. Can you tell us about this competition na sasalihan mo, and sino ba mga kalaban mo, and what do you think ang chance natin dito? Binigyan in a foreign po nila ako ng laban like 2 weeks ago. Kalaban ko raw is number 5 lightweight ng Europe, Slobogan, nakalimutan ko yung surname niya. And maglalaban kami sa Serbia. Sa Serbia for the lightweight contendership, possible na tumaas ako ulit sa ranking, tapos makalaban ko yung British top contender if nanalo ako for this fight. Rolando, kailan nang punta mo dito sa Serbia, kung saan gagawin yung laban, and okay ba yung preparations mo considering na lalaban ka sa ibang bansa? Ngayon nag-hire ako ng strength conditioning coach for after my last fight na-realize ko na talagang kinakailangan ko na mag-hire ng strength conditioning coach. Yun yung dinagdag ko sa training ko. Hindi na siya about technicalities. Meron na talagang coach ko na nagfo-focus sa akin sa strength conditioning. Siya bahala doon, plus my other coaches. And pupunta kami sa Serbia, December 12 yung flight namin, December 18 po yung laban. Okay, thank you for the answers. Madami pang tatanong yung mga kasama natin dito sa TAPS. Ernest? Yes, Sir Ed, ito po, no, si Sir Lito de los Reyes, may mga katanungan na po siya. Sir Lito? Okay. Salamat Sir Ernest. Question ko po sa ano kay Carl. Kay Carl? Yes po. Ale. Carl, kumusta? Kumusta ang preparation mo? Preparation mo. Kumusta ang preparation mo? Sa katunayan, nasa 90% na po yung preparation namin ni para sa darating na fight. At naghahanda na ako para magsimula bawas ng team. Dali nagsimula na ako. Bawas po ng ibang morning. At yung preparation po, pakatapos na po namin putin ko aga. So, yan. Para pagdating po ng fight, ready na. Kumusta ang sparring mo? Si Charlie Suarez pa rin ba? Sa kasabay ko sa December 4. Maganda sa mga and yon hab naging nakai papano na kailang rounds na kayo ng isa, nakadalawa po ko sa isa sa 8, tatlo sa dalawa. Ano masasabi mo sa laban na ito? Masasabi ko sa laban na to, yung pinaghahandaan ko. Matinding paghahanda para sa laban. Okay. Salamat sa iyo, Carla.
Ernest, salamat. Ernest. Okay, thank you very much, Sir Lito. May problema yata. Oo nga, sir. Oo. Try natin si Gerald. Gerald, gusto mong sumabak na? Gerald? Nakakatakot naman yung sabak para naman ako yung babala sa dalawang yan. Ba, di ko kaya yan. Di ko kaya, isa-isa lang. Bugbog na ako doon sa isa, pabugbog mo pa ako doon. Dalawa yan. Ayun. De, tatanaw lang ako, bro. Kaya no, kaya sa natin sa ano, sa MMA muna. Ayun. Kamusta ka, Brad? Tagal. Boss, nasa ano ako ngayon, nasa nagpahinga ako ngayong Sabado kasi anniversary namin ni Mrs. So, andito. Andito ako ngayon sa ano, sa Subic. Pahinga ako, nag-rest ako for a day sa training. Bukas ako balik ang training ulit. Happy anniversary sa inyo ni Mrs. Lagot ka. Nag-interview ka. Ayun. Teka lang. Tanong ko lang, bro, kasi tagal mong hindi nakalaban. So, parang... March pa na sweat ka. Oo, parang siguro, tagal mo rin inintay ito. Sa tingin mo ba, hindi ba parang wala bang parang hindi ka ba kakalawangin laban dito sa kay ano kay ang hirap pang bitin yung pangalan niya eh, no? Si ano, Slobodan Maximovic, yon si Maximovic. Hindi ka ba tingin mo hindi ka ba kakalawangin dito kasi medyo matagal kang walang laban? Hindi naman, I don't think so, kasi ano na naman eh, sa MMA naman okay na talaga, healthy for an MMA fighter to fight twice a year, especially kung naglalaro ko na sa Big Org. So I don't think kakalawangin naman ako. And sa tingin ko okay lang to. Akala ko kasi, kaya ako nagreklamo konti. Kasi akala ko din ako palalabanan this year. Sa akin kasi is, 2019 I fought 5 times. Tapos 2020 I fought twice. So sana, my prayer is to make... sana makalaban ako at least 3 or 2 fights in 1 year this year. And ngayon, binigyan naman ako ng laban. So, awa ng Diyos. Ready naman ako. Araw-araw naman nag-training. And technically-wise, ready ako. And strength-wise, conditioning-wise, ready ako. Pakondisyon na lang ng utak na talaga may laro ako. Kasi I can be physically ready if you're not mentally ready. So, kinakailangan ko lang talagang conditioning yung utak ko in the last 3 weeks of training, including the weight cut, and I think I'm ready. Tsaka plus kinakailangan ko adjust yung tulog ko kasi 7 hours ang aga. Ang aga ng ano natin doon, ng oras sa atin. So lalaban ako dito mga 4 na madaling araw dito, tapos doon mga ano pa lang 8 alas 9 yata, alas 10, gano'n. Ayun, yun. Yun nga, bro. Talagang, kala ko nga, kasi isang beses ka lang lalabat, parang unang beses mo ngayon taon, no? Nakakapanibago, di ba? So, hindi, pangalawa. Yun, bro. Pangalawa ngayon. Pangalawa, kaya ano nga pala, yung kay yung masaklap nga pala yun. Okay, I'm sure. Bro, tingin mo rito, anong tingin mo yung advantage mo sa kanya? Yung tingin mo na mas makakalamang ka sa laban, then, ano pa yung mga improvements na inano mo, na hinasa mo para mas talunin mo tong kalaban mo? Sa tingin ko, itong kalaban ko is I'm a better fighter and experience sa lahat ng areas of the game sa MMA kumpara sa kalaban na to. I fought high caliber fighters, higher level organizations compared sa mga kalaban ko ngayon. The last opponent na nakalaban ko at tumalo sa akin is number 3 of Russia. Maging number 3 ka sa Russia, it means you're number 2 siguro sa buong mundo. So, he's one of the best. I fought the best and one of the best in the world in UFC and in my entire career. Tapos itong napanood ko yung nakalaban ko ngayon, malayo siya. Hindi naman siya malayo. Magaling din siya kung matutusin. Pero in my last few opponents, like yung mga tinalo ko, si Briwin na the 2019 breakout fighter of the year, teammate of Alisanya and Alex Volkanovski, I fought this Abdisalam,
I fell short, pero I pero it was a fight and yun yung maganda kasi pag lumalaban ka ng mga matitindi talagang kalaban, malalaman mo kung ano level mo. And nakita ko, napanood ko yung mga laban nitong future opponent ko sa December 18. I know hindi siya magaling siya, pero I fought better opponents and I won against better opponents before, so I will enter with confidence. Good. Bro, two questions lang para may pasok sa iba. Tingin mo mga ilang percentage na yung ano mo ngayon? Yung preparation mo. Mga gaano ka naka-prepare ngayon? Mga ilang porsyento ka na, bro? Kasi meron pa akong 3 weeks siguro 70. Kasi hindi ko naman pwedeng apakan agad yung gas ngayon kasi baka masunog ako sa mga 70. Tapos may in the next week apakan ng konti, tapos last 2 weeks doon ako babana, tapos light training na lang sa fight week. Yun. Last question, bro. Sa tingin mo pag nanalo ka dito, and ito na yun, makukuha mo na yung title shot na inihingi mo? Actually, nanghihingi din si Sam Patterson, kakapat. Tinalo niya yung Dagestani na head coach na, isa sa coaches ng KHK. And I think it's, kung manalo ako dito, pwede maglaban kami ni Sam Patterson sa belt. Sa title contendership or maglaban mo sa ni Sam Patterson tapos ako yung lalaban kung sino mananalo sa kanila. Yun. Bati na kayo ni Papa. Nang intrigue, no? Bati. Thank you, bro. Salamat. Maraming salamat, bro. Oh, thank you. Kay Coach Mel muna tayo. Coach Mel, good morning po. Coach. Ayan pala, oh. Strength conditioning, oh. Nahanap mo. Magaling to. Hello, Coach Mel. Good morning po. Magandang umaga ulit sa iyo, sir. Last time, good evening. Ngayon, good morning po. Sir, tanong ko lang, sir. Kamusta si Carl? As a boxer, nung nahawakan mo siya, ano ba yung mga sa tingin mong nag-improve sa kanya? After nung bago siya mapunta sa'yo, ano sa tingin mo yung mga kulang niya noon na nadagdag mo na sa tingin mo mas talaga nakatulong sa kanya ng malaki para mas mag-improve? Okay. Actually, pagdating ko sa Team Martin, alam naman natin, ganda na ng record ni Carl and the skills niya, maganda yung training lalo ni Coach Abel. Natutuwa ako kasi hindi na ako mahihirapan, no? And ang naidagdag ko lang siguro kaunting strength, kaunting power, mga components na kailangan ng isang atleta and in this particular sa kailangan ng isang boxer na kagaya ni Carl. And hindi naman kami nahihirapan mag-struggle kasi inuunti-unti naman namin hanggang maka-adapt si Carl, hanggang magamay niya na kung ano ba itong ginagawa namin na nagko-complement dun sa skills training nila ni Coach Abel. So, napakaluwag ng mga samahan namin pagdating sa training kasi talagang si Coach Abel nga, umaga pa lang, nag-uusap na kami kung ano yung mga gagawin namin kasama yung mga team namin. No? So, team namin, of course, nakababol kasi kami. So, hanggang through text lang kami. So, nag-update kami sa kanila. So, yung naidagdag to answer your question, halos yung mga components na kailangan ng boxer na meron na siya talaga. In-enhance pa lang natin ang konti pa. And Coach, tanong ko, di ko kasi narinig kanina, pero tanong ko na rin, sa preparation, Coach, mga ilan percentage na yung ano niya, tingin mo, mga gano'n siya kahanda against sa Geraldo? Kasi alam naman natin, veterano yun eh. So, gano'n siya kahanda, Coach? Tama ka sa sinabi mo at napakagaling na boksingero itong si Geraldo, not to mention ang dami niya ng mga international experience fights, ano? At nagbabase rin kami sa mga nagiging performance ni Carl sa mga sparring niya na
kontento naman kami sa nakikita namin, no? In terms of percentage, siguro papalapit na kami sa peak kasi 1 week na lang eh. Next Friday is weigh-in, ha? So we are nearing, no? Almost there. And sabi nga namin kanina ni Coach Abel, nasa polishing na sila. Papalish na sila ng mga techniques pa, ng strategies on what to perform come fight night. Ayun, Coach, thank you po. Tanungin ko si Carl mismo. Maraming po salamat, Coach Men. Hi, Mata. Carl, kamusta? Ayun. Carl, tanong ko lang, kasi ito, siguro, masasabi natin, ito na yata yung pinakamalakas mong mga kalaban, no? Sa lahat ng mga, sa lahat ng mga laban mo. Ito kay Giraldo, ano sa tingin mo? Title shot to for Philippine fight, for Philippine title, no? So, pagkatapos ba nito, parang gusto mo makuha naman another step, regional or any world title, kung sakali, kung meron kang gustong makamit? Yung pagkagandang tanong, kung halimbawa pala rin na umakit, chat ng Philippine. Eh kung halimbawa may rating ako dating sa world ranking. So tas yung ranking ko sa mga world ratings, makapasok po yun na pwede kong maging vacant or maging Kyle, yan. Andiyan ka ba? Medyo ano yung ano nag-chat-chopy ng konti yung internet. Nasa Baguio ka ba, Kyle? Hello? Nasa Baguio ka ba o nandito ka na sa Manila? Hello po. Ayun. Oh, hello, yun. Meron na po. Ayan, meron na. Ah, dito ka na sa Manila? Hello. Hello, Ernest. Narinig ba ako, Ernest? Baka kami, di kami nagkakarinig ni Card. Rinig naman. Ayun. Meron yata nagkakaproblema yata kaya no. Hey, Card. Ayun. Card, hello po. Tanong meron ka, na po. Oh. Ayan, meron na. Eh din paano pa rewind yung paulit yung konting sinabi mo with sa kanina si bawa po na darating na laban ko this coming December pa makuha ko po yung RP belt yung rank is para makapasok din po ko sa mga regional title like WBC and WB. If ever, Carl, sinong gusto mong makalaban sa gusto mong mapunta sa ranking? Sinong may hinihiling ka pa? Meron ka bang gusto makatapat sa bantamweight pa rin, di ba? Sa ngayon, pero mas maganda pa rin. I think, tignan ka balang araw na halimbawa ranking. Kung kahit sino po yung gusto mong makalaban sa mga depende pa rin po, nakabase pa rin sa ranking. And then kung halimbawa mapagtagumpayan mo rin yung ranking na nakuha mo yung belt, pwede kayong pumasok sa unification fight. Thank you, bro. Maraming salamat, bro. Okay, bro. May last question lang ako kay Mariana. Hello, Mariana. Mariana? Hello. No, nosebleed tayo rito. Okay. Joke lang. Kaya naman po, Filipino. Hindi, okay lang, no problem. Hindi, may tanong lang ako with regards sa kasi sa lineup niyo sa national team.
parang may 13 events yata kayo this coming SEA Games. So, kamusta yung lineup ninyo and yung paano kayo nagre-recruit ng players, ng athletes? Kasi curious lang ako kasi fin swimming, halos magkakamag-anak na kasi yung mga aquatics, di ba? So sa inyo, paano kayo nagre-recruit and paano kayo nag yung grassroots ninyo and preparation niyo sa yung lalaro sa SEA Games this time? Yes, mayroon kaming lined up kayo and but we will finalize it on the process. How the recruitment process goes usually is the team visits provinces and then we hold a fin swimming seminar and training. But then out of that, we can scout for some fin swimmers. So it's not only the recruitment that we just say, ikaw yung pinakamabilis, kukunin ka namin. It's not like that. It's also training yung mga tao na nandyan. We're not looking for the best fin swimmers or the fastest. We're looking kung sino pa natin pwede yung develop. So I think yan yung advocacy ng aming organization is, kasi if kung ibe-base mo lang talaga lahat sa bilis, I mean, hindi lang naman yan yung component ng isang athlete eh. Kailangan din yung determination and yung willingness to learn. Kasi yung fin swimming, hindi lang siya brute force, like, porket na malakas ka, mananalo ka. Hindi naman ganyan eh. Kailangan din ng thinking ability and also ability to understand and recognize instructions. And also, syempre, not only speed, is also yung control, yung hinahanap namin. And I think fin swimming is a very graceful sport. Kasi parang kami mga mermaids underwater eh. So also din yung ganda and yung grace ng bawat swimmer hinahanap din namin. So it's like a holistic kind of sport. So yan yung... So that's how we recruit. We hold also a seminar na ituturo namin yung swimming clubs and then we see out of that kung ano yung potential ng tao. It's more of looking at the potential rather than the time. The time is also important, syempre, pero potential din yung hinahanap namin as part of the team. So, so hopefully, as we go along, we could also see yung kung ano mangyayari sa SEA Games and we're super excited if given the chance na makita kung how things will happen. And for preparations, yes, thank you. Yun. So pwede pala yung mga muro ami, no? Yung mga batang, kasi pwede natin i-ano yun, endorse yung mga bata sa aming dalawa, yung muro ami, na pag hinagisa mo ng piso, mga sisisi. So, yun. Yeah. So, yun. Yeah, we go around to parts of the Philippines then. So, yes, yung mga places na malapit sa, you'd be surprised din eh, may mga places na malapit sa ocean na yung mga ibang athletes, yung mga ibang tao dyan, they don't know how to swim. So, not only about sports, but also appreciation ng swimming and also appreciation ng dagat. So that's what we do. It's like, we also look for the best swimmers for SEA Games, but we also want to educate yung mga tao na malapit sa coastal areas. So yes, fin swimming and education is very, very important for us. Well, thank you, thank you. Maraming salamat, Marian. Okay, Boss Ernest. Pasensya na, humaba. Thank you, thank you. Okay lang. Anyway, ang sunod na magtatanong sa atin, bigyan natin ng pagkakataon si Ivan Saldaheno. Ivan? Yes, ayan. So good morning, everyone, again. So kaygab muna ako. Kaygab kasi yun nga. You were calling out Sam Patterson before. Then bigla naging no, Lobo Dolman. So what was your reaction when Brave told you na tumula, Lobo Dolman muna. Then kung nanala ka, mukhang Patterson yung susunod. Gab? Diyan ba si Gab? Ay? Recording stopped. Ayan. Hello. Hello. Yun. Hello. I was not really expecting na they will give me a fight this year. Before the year ends, nagkaroon pala ako ng laban ng March. Pero nung nag-announce sila ng Serbia, nag-post ako na sana maging, tinag ko yung vice president ng Brave, si Shahid, na sana siya maging Santa Claus ko, na ito yung, it will be the best gift sa December. And nag-reply siya sa akin sa comment ko, sa message, nag-message siya sa akin, nag-reply siya, sabi niya, I will.
yun lang. Mamaya-maya, nag-message siya sa akin yung matchmaker, nag-message siya sa akin ng Brave na, yun nga, ilalagay daw nila ako sa Serbia. Tapos, okay, nagpumayag ako, et cetera, et cetera. Nag-usap-usap na, inasikasa na visa. Ngayon, nung lumabas yung fight card, dun ko lang nalaman na main event pala ako. Di ko alam. I have no idea na main event pala ako. So, medyo masaya ako, pero medyo ano din yan eh, medyo ano, hindi rin ganun kaganda in my part na maging main, okay saan masaya naging main event kasi nasa akin yung ano, nasa sa akin yung spotlight. Pero yung responsibility mo na maging main event, medyo nakaka-pressure din kasi in the first place, matagal na maglalaro. Sobrang tagal maglalaro and mas lalo, ano eh, yung jet lag mas lalong lalalim, mas lalo pag, ano, pag matagal yung laro eh. Kasi isipin mo, imbis na alas 3 ako dito lalaban ako doon siguro mga 4:30 a.m. dito, kaya medyo mag-adjust, medyo ano, alanganin talaga. Pero okay lang, nagawin ko paraan. Now that you mentioned Pasko, kasi you're going to be fighting on December 18 sa Serbia, December 19 dito. So how awkward is it na magpapasko ka sa Serbia? Magpapasko ako sa quarantine, most likely. So, palang awkward na yun nga. For Christmas, hindi mo makakasama yung mga pamilya mo mag-Noche Buena, possibly pati New Year's Countdown, hindi mo makakasama dahil quarantine. Ilang beses nangyari sa akin yun, to be honest. Nangyari sa akin yun 2019 when I fought in India, in Saudi against a Russian. I fought there December 25. So, wala talaga ako Pasko, New Year lang ako maabot. Tapos, may mga panahon din nung bago pala na sa PXC pa lang ako. Kahit na andito naman ako sa Pilipinas, pero wala ako sa presence ng, hindi ko na-enjoy yung presence ng inang family ko during ano Christmas season kasi naghahanda ako ng laban and yun yung mga sacrifices na kinakailangan kong gawin kasi ito yung profession ko eh. Ito yung profession na pinasok ko, ito yung buhay na pinasok ko. At parang mga sundalo lang din. Mga sundalo, pag meron silang giyera sa panahon o meron silang mission sa panahon ng Kapaskuhan, hindi naman sila makakapunta sa mga pamilya nila eh. And inaccept ko na lang na it's part of the life of being a fighter, being an athlete. Marami kang birthdays na hindi mo pupuntahan, marami kang special occasions with your family na hindi mo pupuntahan because of trainings, because of events, because of sport events, because of fights. And it is what it is. Ito na yung buhay na pinili namin. Ito yung buhay na pinili ko and naiintindihan ko naman yun. Tanggap ko na yun. Okay, so one more on your end kasi si Stephen Loman lumipat na sa ONE FC. I think debut niya si December 3rd sa Singapore. So with that said, kayo lang dalawa ni Janelle Lausa ang Pilipino na sa Brave. So what must be done on your end, at least on your end, para makuhuli ng Pilipinas yung Brave title? Dapat nga ako na malaban sa belt eh. Pero for some reason, si Amira lumaban sa belt and si Abdi Salam umalis ng Brave. Tinalo niya muna ako bago siya umalis ng Brave. And, I mean, hindi. Pero at the end of the day, hindi naman yun magiging rason para tumigil ako na kunin yung pangarap ko. I've been a champion in Middle East. I've been a world champion in one of the biggest org in the Middle East before. And na halos katumbasin siya ng Brave sa Middle East. And I believe I will be a champion again. I believe my talent, I believe my training, I believe na may laman pa yung heart ko sa training kung gano'n ako gutom before nung nagsimula ako, gano'n pa rin ako gutom until now. And I believe I will be a champion again before I retire. I'm young as an MMA fighter. I'm 31 years old and Masvidal became a BMF world champ in the age of 36. Clover Teixeira became a world champ, first ever world champ at the age of 42. So I still have a lot of time. I just need to put on the work and believe in the talent that God gave me. Believe in hard work and grind every day. Na wag mag-quit sa buhay na pinili ko.
tsaka sapat na pinili ka. Okay, thank you. Just clarify. Nakapaglaban ka na for world title sa Brave, hindi pa? Nakalaban na ako ng... Naging world champion ako sa UA Warriors. Siya yung counterpart siya ng Brave sa Middle East. Natalo ko dun yung Russian, si Estanov. Tinalo ko siya sa Abu Dhabi, sa UA Warriors. Ako yung first world champion na Pinoy na nakakuha ng belt dun. And bala ko maging world champion ulit sa Brave. Kasi if ever, I'll be ako yung first na naging world champion sa UA Warriors. And if ever na maging world champion ulit sa Brave, I'll be the first ever Filipino na maging world champion sa two main Arab MMA organization. So I like to make history before I retire. And naniniwala ako kayang kunin ang belt again, pero every fight is a need to win. Pero let's see kung ano mangyari sa December 18. But I'm doing my best and may the Lord of Hosts give me this victory. Yun. Thank you, Gab. So yun. So one question lang din kay Mariana, because do you have a wish list on where you want to swim in Hanoi next year, next May? Mariana, you're up. Sorry, can you repeat the question? You said do you have a wish list already where you want to swim for 2022 SEA Games? Ah, okay. In Hanoi. Just to clarify, my events in fin swimming is hydrospeed, which is open water. So for like the Vietnam SEA Games, I am not sure, because unless they open up an open water event, pero so far as we know, usually if it's SEA Games, it's really a pool event, especially in SEA Games for Vietnam, as we know as of the moment. So, but if you would ask me a wish list, where to swim, because what I vision in the next few years is still I'll be doing my open water swimming still in the river, because that's what we saw is assigned to me the event, the hydro speed. So I hope na in that time, hopefully, honestly, because before my previous games I was able to make Asian championship, I was able to beat the record and make a new record. But sadly, because of, let's say, funding, I wasn't able to go to the World Hydrospeed or Fin Swimming Championships in New Zealand. So hopefully by that time, hopefully there would be more time, and hopefully wala nang pandemic. And my wish list is hopefully I could kind of also make it to the world stage for hydrospeed fin swimming in the future years to come. But I also wish na, yung wish list ko lang para sa mga teammates ko na pupunta ng Hanoi is I hope they bring home and take home the gold. Because even last SEA Games in Indonesia, my senior Daniel Torres was able to score the gold. So thank goodness from the grace of God, and also all the training, all the support, and also Daniel Torres and also the boys, also yung mga kuya-kuya ko, they were able to score yung bronze medal relay. So hopefully we can keep up that momentum going. And hopefully that's my wish list for them. And hopefully my wish list sana matupad din na sana maka-world kami without the financial constraints and without the constraints of COVID na rin. Yan yung wish list ko. Hopefully. Yeah. Salamat po. One more question. So since you're more used to open world swimming, are you open to possibly shifting your attention to possibly playing for the triathlon? Because it's more open world swimming than youthful one. Sorry, can you repeat the question again? It kind of Are you glitched. Open to possibly joining triathlon instead down the road? Triathlon. I think I'm all right with triathlon as a hobby, but not for competition, because we have amazing triathletes here in the Philippines, and I think they could represent the world stage better. But as a hobby, I do enjoy biking. Especially sa Taiwan, nakakabike ako ng mga 40 kilometers sa Taiwan. And nakakaswim naman ako ng mahabang distance. And I also enjoy running in the track in the university. I'm actually based in Taiwan for my studies. So
I do enjoy yung ganyan na lifestyle, but for the competition, we have amazing athletes in the Philippines that can better represent. And for me, what I want to do, like for hydrospeed fin swimming, it's not only the competition for me, it's also the opportunity to get to learn and get to train with one of the best people also in Taiwan. Like for that instance, yung mga kalaban ko sa competition sa Taiwan, they come from different backgrounds. Kaya I was very surprised na nanalo ako. There were people from the rescue team in Taiwan, yung mga pro kayakers, pro canoeing event, pero ako yung magaling sa fins. So that is like an exchange of knowledge, not only about the competition, exchange din yan ng knowledge. So for me, I'm open to learning different sports kasi alam ko na katulong yan sa fin swimming. Like pag nakakausap ko yung pro kayaking team at yung pro rescue team, madami silang binabahagi sa akin at madami din akong natututo sa kanila. Kaya yan yung gusto kong exchange ng AR. So in terms of open to other sports, yes, I'm open to other sports as a process for learning that we can hopefully turn into gold medals in the future, right? Right, thank you very much, Mariana. Thank you for your questions. Thank you. You're welcome. Ernest, you're up. Okay, thank you very much, Ivan. Sunod po magtatanong si Gab Ferreras. Gab? Tatanong pa ba si Teddy Reynoso? Sino? Muna si Teddy o ako muna? Wala pa namang ano si Boss Teddy. Kamo muna. Sige, abang iniintay natin tanong ni Boss Teddy. Good morning, Sir Carl, at kay Sir Mel, at kay Wlando. Good morning. Okay. Could you rank 10 yung current status ng condition niyo before the fights? Unahin ko muna si Wlando. Again? Could you rank 1 to 10 yung current status ng condition niyo before the fights? I'm 3 weeks out before the fight, so I 1 to 10, I might say 7. Okay, at bakit? Kasi conditioning is about, it's peaking. Hindi ka pa, you can't go 10, 3 weeks before the fight. Masusunog ka or mag-early peak ka. So my conditioning now is, hindi ko muna tinutulak na kasi yung conditioning ko now. And 2 weeks before the fight, I will peak. And 1 week before the fight, I'll go light. So I can't say na nasa 10 na ako ngayon kasi malayo-layo pa yung laban is 3 weeks. Pero 3 weeks before the fight, I'm really in shape. And I know I will enter the cage 10. Thank you. Coach Mel, same question on behalf of Carl. Yes, no? Kami kasi 1 week na lang. We're somewhere almost 9, no? Mm. And pretty much it's getting there. Around that range, no? Nasa between, but around 9 to 9.5. Somewhere there on top na. Carl, same question, please. Ano yung rank nyo ng condition sa tingin nyo? At bakit? Nope. May problema ka ata sa audio? Pwede pa kilapit din? Hello, Carl? Si Carl, man. Nawala yata yung feed ni Carl. Oo. Siguro, unahin ko muna si Mariana muna, Ernest. Eh. Good morning, Mariana. Hello. Medyo maikli yung mga sagot kasi medyo naubusan na tayo. Andun si Teddy Reynoso, by the way, ha? Pero unahin ko muna magtanong si Mariana. Bago ka na nakikinig sa atin, what is the difference between fin swimming sa iba pa nating sports like swimming, diving, rowing, at iba pa? Ah, okay. Fin swimming is a sport na it's under the Confederation Mundial Sub Aquatic. So it's actually under the World Underwater Federation, tas nadala natin dito sa Pilipinas. Ang fin swimming, ang kakaibahan niya sa normal or tawag namin classical swimming is yung equipment initially. So
yung ginagamit na equipment. Kaya I use terms na parang ka nagsuswimming na parang mermaid eh. So parang ginagamit namin mga flippers or fins, which makes it a huge difference. And also yung snorkel na nilalagay namin. So we swim faster and also we enjoy the speed in fin swimming. So yeah, the perfect description is we swim like mermaids or whales or dolphins. And we use bifins and monofins. So monofin is obviously yung one fin. Bifin is yung dalawang fins. Yung event ko is hydrospeed, in which we use a giant boat to traverse through rivers with currents. So perfecto sa mga ano, sa mga mahilig dyan sa canoeing or kayaking na may mga current. At in more practical sense, pwede ka lumusob, like what I was thinking is pwede ka lumusob sa baha sa Pilipinas gamit yung board pang pa-rescue. So it's also a rescue sport. Kaya sinasabi ko sa iyo, yung mga competitors ko nung competition time is mga pro-rescue team at yung mga canoeing and kayaking. At we also use the fins to propel ourselves in the boat. So kaya maganda yung ipipick up mo yung madaming sports kasi madami kang matutunan at madami mo ma-apply yan. Yeah, yan yung mga differences ng fin swimming sa classical swimming is yung speed and yung equipment is very different, and that's what makes it very distinct. I think you could even see yan sila Michael Phelps gumagamit ng monofin pang cross training sa classical swimming to correct yung dolphin kick forms mo. So I guess we could learn also from like the swimming team, from the classical swimming team, and they also use the fins for cross training and also to propel themselves faster. So yan yung mga ano sa yung I guess like what makes it special or different from other aquatic sports. We all know you're the daughter of Coach Mary Ann Reyes, na head coach ng fin swimming team. Ano mahalagang advice sa inyo competing sa abroad before and after? Sorry, ano po yung Ikaw, ano mahalagang mong advice sa inyo coming from your coach and your mother, si Coach Mary Ann? Is it pretty obvious? I think like the best advice that I get from mom is of course discipline is very important, especially in athletes. And of course, like, it's not only about yourself pero syempre yung dedication mo as an athlete of the country, eh? So always remember what always is advice to me is always remember you're representing the country in the higher stage, in the higher level, so always do your best, that's it. Pero like for me, I also have like my own thing. My own thinking is when you're in a higher stage, dapat always think of your next move. I think kasi fin swimming is a very tactical, very intricate sport na parang as I said, you don't just win by strength, you win by thinking din eh. You can have one of the strongest swimmers that can lift the best weights and whatever, but iba pa rin talaga yung strategic thinking yet. Especially that's what got, kasi when I went through the hydrospeed or finswim competition in Taiwan, I was by myself and I was thankful kasi Coach Mary Ann trained me very well. Like even on my own, I could function. So I think what I picked up from the years of training talaga was ano, always be strategic of your moves and be efficient. And also syempre, I could see yung mga hesitation ng mga kalaban ko eh. Yung mga kalaban ko, I put them to the highest regards. Ang tatalino nila, ang gagaling nila. Pero iba pa rin talaga kung brave ka eh. You have to be brave to ride on the waves. Kasi nakikita ko yung mga planning session ng mga to eh. May mga coach sila, may mga coach silang kasama. Tapos sinasabi ng coach, mag-ride ka sa wave. Tapos pagdating sa competition, they have a hard time trying to internalize na parang, okay, this is what's gonna happen. So I guess like, malaking factor talaga yung pagiging confident and matapang and brave sa mga hardcore sports like fin swimming. Because you have to visualize na parang, okay, sasakyan ko yung wave at kahit anong mangyari, kailangan go, you have to go with the wave, go with the agos. Kaya ako na injure. I do obtain injuries along the way, but then of course you want to be the most safe possible and you also want to be very
tactical about each of your move. So for me, it's always be brave no matter what. Yan yung na-pick up ko along the way of fin swimming. It's always be brave and always ride on the waves if necessary. And always know kung anong discarte mo. Discarte is very important. Okay, that's it. Thank you. All right, thank you, Mayana, for your time. Si Teddy magtatanong na po at bigyan down muna natin. Last question para kay Ted, from Teddy, bago tayo magpaalamat po to. Okay, thank you very much, Sir Teddy. Kayo na po, you can ask a question po. Sir Teddy, mag-unmute po tayo. Hello. Naririnig niyo ako? Hello? Yes, sir. Rinig po kayo. Nandiyan pa ba si Chairman Wico? Ay, wala na po. Wala, kanina pong first half po yun. Oo. Bale, sige. Tatanong ko sana kasi dahil public funds ang involved, eh ano kaya ang say ng COA about the issue? Oo. Naka, wala na po siya, sir. Oo. Ano nga eh. Kaya ano na lang kay Carl James Ames. Sir, sir, nagkaroon yata ng problema yung phone niya connection. Nag-message siya sa akin, he's still trying, but I hope I could help kung ano po yung tanong. Yes, maybe si Coach can answer, Sir Ted. Sige, sige. Pwede siguro kay Coach na lang. Nandiyan ba? Yes, sir. Go ahead po. I'm listening. Ano ba ang balak kay Carl James Ames in the medium term? Kasi I know for a fact na maraming interesado sa Estados Unidos kay Carl James Ames. I know for a fact na isang malaking boxing manager sa Amerika ang nag-approach na sa pamilya ni Carl James. Pero mukhang walang nangyari doon. Eh, nangihinayang yung mga interesadong parties doon sa Amerika dahil napakalaki ng potential ni Carl James. So, ano ba ang balak after manalo rito sa Philippine Championship? Sir Mel, yung mic ko na. Yes. Oh, nice question, sir. And actually, I'm not in the liberty to tell what's the plan because meron kanya-kanyang network about sino nag-handle about these questions and there are plans naman po and inaantay lang namin yung sinasabi ng Team Martin headed by Coach Abel and mga siblings ni Carl and yung advisor namin si Sir Dennis regarding yung mga plans. So I think after this fight baka po magbigay na rin sila ng mga announcement regarding mga queries nyo about international fights, about other promoters who are interested in acquiring car to compete, so on and so forth. So right now, sir, one fight at a time po kami. So focus po namin dito muna kay Champ Geraldo po. I hope I have answered the question, sir. Pwedeng follow-up question kay Coach pa rin. Kahit po, sir. Saan ba talaga lalaro si Carl James? Sa Bantam ba o sa Super Bantam na? Sir, Philippine Championship of Super Bantamweight, so sa 122 po, yung sa December 4. And, oo nga po, pero hindi kaya mabigla kasi mukhang walang tune-up fight si Carl James eh, sa Super Bantam. Ayun ang porapak, naggaling siya sa Bantamweight eh. Marami nga ang interesado sa kanya sa timbang na yun dahil napakarami nating Pilipinong nasa Bantamweight ngayon. Wala bang chance ang bumaba uli siya sa Bantam? Ang makakasagot po nito yung team na ano, but I think magsistick po siya sa ano sa Super Bantam at 122 kasi napaka comfortable niya sa weight
And unless bigyan kami ng team na let's try si bantamweight, and from that point pa lang po kami gagawa ng hakbang. But as we all know, pagka kasi ang boxer or any mixed martial artists, no, age, no, na tumatanda, nag-gain po ng timbang yan, it goes with the age. So, yun po, tingnan po natin kung siguro sa next interview masasagot po namin yan kasi si Card po yung may katawan. And right now, nakastick po sa super bantamweight, sir. Maraming salamat, coach. Maraming salamat sa top. Salamat din po. Okay, thank you very much, Sir Coach Mel. May we request yung mga kasama po natin ngayon to turn on their cameras po ulit so we can have another photo po. Oo. Yan, tapos i-combine natin yung photo kanina. Ivan, Gerard, Boss Ray. No? Ayan yung mga iba pang kasama natin dito. Ivan. Ayaw talaga mag-on ni Ivan, no? Sige. Okay. Okay, so okay, and again, Genesee, isa pang photo. Combine mo na lang dun sa kanina. And then 1, 2, 3, smile po tayo. Okay, at ngayon ipapasa na po natin kay Sir Ed Andaya ang mikropono po ulit para sa closing remarks and final remarks ng ating mga guests. Sir Ed, yung mic po natin. Thank you, Ernest. No? So before our closing, maybe we can request si Coach Mela for his closing remarks and maybe imbitahan mo na rin ang mga taga-suporta natin sa boxing sa darating na laban ni James. Opo, at iniimbitahan ko po kayo maging yung fans ni Carl James Martin this coming December 4 for a super bantamweight championship against Mark Anthony Geraldo. And binabati po namin yung Team Martin headed by Coach Abel and sila Sir Dennis, sila Ma'am Jing, sila Sir J. Red, si Master Japet, o si Ma'am Ermelinda, yung mommy ni Carl na nasa Ifugao. I think she will go down here to watch the fight. And yung mga team marketing po namin, si Sir Dodo Melicor and si Sir Dale Juan Villawan. Binabati po namin kayo and salamat po sa inyong mga suporta. Thank you, Coach. Kay Rolando. Rolando, again, good luck sa nalapit na laban mo sa Serbia. And salamat po. Maybe you can invite also your supporters na abangan yung laban mo sa next month. Okay. Iniimbitahan ko po kayo manood sa laban ko sa Brave Combat Federation Serbia, December 18. I'll be the main event sa ano na yun, sa card na yun. At mapapanood po sa bravecftv.com yung laban ko. Siguro madaling araw na siguro lalaban dito ng Sunday. So, please pray for me and please pray for our victory kasi I'm also fighting for the flag, not only for myself, not only for my family, not only for my team, and I will represent the country. So, pray for our victory and salamat sa suporta. Hello. Mariana? Yes. Mariana, maybe may mga messages ka sa mga followers mo sa Pin Swimming? Hello. Hello. Thank you very much. First, I'd like to take this opportunity to thank POC-PSC and TOPS for also inviting me. Salamat sa POC-PSC sa mga opportunities na binibigay sa amin sa mga ating Pilipinong atleta. At sana, hopefully, we're aiming for Vietnam. And hopefully also for what's happening even with COVID, sana naman sana the COVID situation would get better and hopefully we have more competitions outside of the country without the restrictions of quarantine.
And abangan nyo na lang yung mga susunod na laban, especially sa Fin Swimming Hydro Speed Championship. Usually, nangyayari naman po yun sa Taiwan. And usually, nangyayari yan during the summer. So, yung summer namin sa Taiwan is mga September. So, hopefully, next year, I could defend the Asian record that we already set. And hopefully, I'm looking forward to defending the Asian record that we set in Taiwan for the next incoming years, and hopefully the World Championships. And looking forward to everyone, and also seeing everyone there. Also, congratulations sa mga ating boxers and MMA fighters here in this chat today. So nice to see everyone, and that we're all on the same page, and we're on, as Sir said, we're not only fighting for ourselves and our family, we're also fighting and representing our country in an international stage. So let's also keep that in mind when we're about to go abroad or to represent our country, that we're not only for doing this for ourselves, we're also doing this for our country. Okay, so God bless the Philippines. Bye-bye. Thank you again, Marian, and again, congratulations to you. No? And of course, on behalf of the officers and members of the tabloids organization in Philippine Sports and our sponsors, the Philippine Sports Commission, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, and the Games and Amusements Board. Magpapasalamat kami sa mga naging panauhin namin ngayong umaga, and muli ay iniimbitahan namin kayo na samahan kami sa susunod na edition ng TAPS Usapang Sports next Thursday. Ernest, back to you. Okay, thank you very much, Sir Ed, para dun po sa para sa mga bago lang po sa ating channel, please do subscribe kung nasa YouTube po kayo. At kung nasa Facebook kayo, i-like nyo po yung page para malaman nyo po kung sino yung mga kasunod nating mga panauhin dito sa TAPS Usapang Sports. Ako po si Ernest Hernandez, ang naging moderator at host ng programa ngayong araw. At nag-iiwan po kami ng napakasimpleng mensahe para sa panahon ngayon. It's just to stay safe and God bless. Happy birthday! Hey.